Isang bloodletting ministry o blood donation drive ang paglilingkod na muling isinagawa ng Central Luzon Conference Area 10 Adventist Community Services. Ang nasabing programa ay regular nilang sinasagawa magmula pa noong nakaraang taon at tinatayang nakalikom na ng nasa 50 blood bags na maaaring gamiting pansagip ng buhay sa panahon ng emergency. Ang kanilang nagpapatuloy na bloodletting ministry, balitang may pag-asa ni Shedelaine Flores. Sa layuning makatulong at makapagligtas ng buhay, muling nagsagawa ng bloodletting ministry ang Adventist Community Service na may temang mula sa puso, Share Blood, Save Lives, na isinagawa muli dito sa Parañaque Center Church. Isinagawa ang bloodletting ministry noong Linggo, February 4, 2024, mula 6 a.m. hanggang 4 p.m. sa lugar ng Parañaque Center Church na matatagpuan sa J. Lopez de Leon, Green Heights Village, Sukat, Parañaque City. Patuloy nating pinapasalamatan nating Panginoon sa programa ng Adventist Community Service Area 10 sapagkat sa ganitong programa ang ating bloodletting ministry ay maraming natutulungan based sa ating record from Adventist Med Blood Bank. From August hanggang ngayon January ay almost 50 blood ang naibigay natin sa mga nanghihingi ng tulong. Kaya ito yung mission natin, tuloy-tuloy ang programang ito upang marami pang tao ang ating mabigyan ng tulong for emergency ng blood. Marami ang nakilahok at nakisangkot sa nasabing programa na sinuportahan ng iba't ibang mga iglesia na bumubuo sa Area 10. May tumatayang humigit kumulang 70 tao ang nagboluntaryo upang magbigay donasyon ng kanilang dugo. Sa ganitong paraan ay kanilang naipakita ang kasigasigan at pagmamalasakit na tumulong sa mga nangangailangan. Physical health din. Tsaka unang-una doon gusto ko rin matulong sa mga kapatiran natin na kailangan ng dugo. And okay pala, maganda sa katawan and parang naagaang ng pagkilos. Ang ganitong oportunidad at gawain ay hindi rin magiging posible kung wala ang kooperasyon ng ating mga masisipag na nurses at doctors, pati na rin ang bumubuo sa programang ito. Yung mga donors, ang benefit nila, more than sa lahat ng pinagagawa nila, yung kabuuhan ng loob nila na talagang magbigay sa kabuwa-tao nila. Gusto talaga nilang mag-donate na bukal sa loob nila ang pag-donate at alam nilang makakatulong sila sa kabuwa-tao nila. At ayun ay binibigay nila yung part ng buhay nila doon sa donor na yon. Purihin ang ating Panginoong Diyos sa muling matagumpay na gawain at ministeryo. Layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Shedelaine Flores, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.